araw, tropa. Ngayon tag-ulan, problema na naman ng lamok. Marami na naman lamok pagka, siyempre, tag-ulan, problema yung mga dengue. Baka magka-dengue pa, alam mo naman, marami na nga ang problema sa bayan, madadagdag pa yung dengue. Ngayon, gagawa tayo ng insect repellent na gawa sa oregano. Marami namang oregano dito sa amin na tanim ng aking nanay. Di gagawa tayo ng isang insect repellent para ang lamok naman ay lumayo-layo. Mayroon pang aroma. Kaya maganda yung oregano. Okay, mamumuha muna tayo ng oregano. Kakailanganin natin ang oregano. Nahugasan ko na yan. Isang gatang na mantika. Asin. At saka tasang luma ng tasa. Okay na yan yung paglalagyan natin ng langis at saka ng asin. At saka itong gagawin nating mitsa, dapat telang cotton para maganda sunog. Okay, gayatin ko muna yung oregano. Gagayatin natin ito ng maliliit. Okay na, lagay na natin sa isang kaserola. Lagay na natin ang isang gatang na mantika. Tapos ilagay na natin ang oregano. Kukuluin natin ito ng at least 10 to 15 minutes para lumabas yung natural oil ng oregano. Sumama siya doon sa ating nilagay na mantika. Haluhaluin lang natin ng kabahagyan. Medium heat lang po, ha. A few moments later. Okay, nakakulo na. Haluhaluin lang natin. Naamoy na yung aroma ng oregano. Okay po. Naka 10 minutes na ho mahigit. Okay na po ito, kulong-kulo na. Saka amoy na yung aroma ng oregano. Palamigin na lang po natin. Okay? Hour later. Na natin ang mantika. Okay, ilagay na po natin yung asin dito sa tasa. Ilalagay na po natin yung mantika ng oregano, yung sa pinagpakuluan natin ng oregano. Dito na po natin ilalagay yung mantika. Okay, ilagay na natin itong oregano oil dito sa tasa natin na may asin. Yung katamtaman lang na umangat dun sa asin yung ating mantika. Okay? Okay na. Itong matitira nating oregano oil, pagka nauubos na itong ating nandito sa tasa, babantuan natin ng kaunti. Ito ang magiging pambanto natin, kaya itatabi natin itong natira. Okay? Gagawin naman natin yung mitsa. Ito ang gagawin natin mitsa. Dapat ang tela ang gagawin ito yung cotton para siya ay hindi agad nauubos. Okay, atin lang gagawin ito yung pipilutin. Ito ang kalalabsan niya. Ilagay lang natin siya sa gitna.
Okay, subukan na natin siyang sindihan. Okay na, may amoy na siyang oregano. Medyo masarap ang amoy. Ayan, yung mga natirang ko, lalagyan natin ng kaunti. Pampabango din ito, pampadagdag din ng aroma. Tapos pagka medyo na ako na, lalagyan nyo ng sariwang oregano dito sa tabi din. Mga nakailang araw na. Matagal gamitin to. Banto lang kayo ng banto doon sa natira pang oregano oil. Okay? Okay, tropa. Sana ay nagustuhan nyo itong aking all natural na insect repellent na ginawa kong oregano. Sa paggamit nga pala nito, eh, medyo tayo ingat-ingat at baka nga nawala lamok, ay ubos naman pati ang bahay. Baka naman kayo masunugan. So paggamit ito, ilayo nyo lang sa mga may maaaring masunog o mga disgrasya o mga tabi kung meron mong kayong mga alagang hayop o pusa o aso. Okay, kapa. Kung inyo pong nagustuhan at saka meron po kayong natutunan, pakisubscribe na lang po ng ating subscribe button, pati pakihit na rin po ng notification bell para lagi po tayo updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat. Adjourn.